Fortuner 2018 po. Lulawagan muna natin yung mga gulong. Papalit po tayo ng brake pad harap likod po. Ayan. Ayan po. Lulawagan muna natin yung mga gulong. Fortuner po yan. 2018 na Fortuner. Bali, nagkakaroon na po siya ng ano, squeaking. Kahit hindi po siya nagbe-brake, sumasayad na po yung brake pad sensor. Kaya bubuksan po natin para ma-check po natin yung brake pad niya. Siguraduhin po natin manipis na papalitan po natin. Abangan niyo po ang aming video para may turo po namin kung paano palit ng brake pad. Morning po. Ngayon papakita po natin kung paano palit ng brake pad ng Fortuner na 2018. Po, samahan niyo po ako sa pagpalit ng brake pad. Pagpalit po natin yung gulong. Kailangan lang po natin ng ano, butterflies, long nose or screwdriver. Madali lang po ang palitan ito. Susunggitin lang po natin yung mga clip. Yan, yan po yung clip niya. Lock. Alam po. Kabilaan po yan, taas baba. Mayroon po siyang pin. Yan. Yan po ang dalawang pin. Tapos tutulak lang po natin yung pin. Itinanggal po natin, yan po yung lock ng pin. Mukugulo po natin. Yan, tanggal po ito, matatanggal na rin po itong plate lock niya. Yan, kabilaan po yan. Ito po. Okay po. Kukuha na po natin yung brake pad. Bubuka lang po natin ako. Tutulak natin yung piston para maluwag po yung pagtanggal. Ayan po. Ito po yung brake pad. Pero bago po natin siya tanggalin ng tuluyan, ano yun na po natin. Tutulak na po natin yung platform malaki. Tutulak na po natin yung piston. Susunggitin na po natin siya para pagbalik po ng bago, hindi na po siya, hindi na po tayo mahirapan. Ipipress na po natin yung piston. Itutulak po lang po natin yan. Yan, ganyan po. Para yung piston po lumubog. Yan, kailangan po, huwag po muna tatanggalin yung brake pad para yung piston hindi po lumabas. Ayan po, nahuhugot na po siya. Yung kabila naman, ganun din. Itutulak na po natin yung piston. Ayan. Pag naitulak na po natin yung piston, ayan. Kailangan po, kalangan pala ito. Para hindi po lumabas yung isa. Lumalabas po kasi yung isa. Kailangan natin sa kalangan. Ayan po, susungkitin natin sa kabila. Pag parehas na pong na-press yung piston, pwede na po natin kunin yung brake pad na dalawa. Ibig sabihin po, yung dalawang piston po naka-press na po. Para pag nalagay po natin yung bago, yung makapal, naka-freewheel na po siya, maluwag na. Yan po, abangan nyo po ang aming pagkakabit ng bagong brake pad. Ngayon po, tinanggal pa lang po namin yung luma. Papantan po natin. Ito po, napakanipis na po. Yan. Sumasayad na po yung brake pad sensor. Yan. Kaya umiingay po siya habang tumatakbo. Ngayon po mga ka-auto, kakabit na po natin yung bagong brake pad. Ayan po, napakakapal po niya. Samahan niyo pa ako sa
aking pagkakabit ng brake pad. Dahil na-press na po natin yung piston bago natin tanggalin yung mga luma, napakadali na lang po natin kabit yung baho. Huwag po magkakabaliktad, napaka-importante po. Ito po yung brake pad, nakaharap po yan sa disc. Kasi pag nabaliktad po yan, yung bakal ang kikis-kis sa disc brake. Pag hindi po magkasa, ibabaan lang po natin ang konti yung piston. Screwdriver para masundot po siya. Kukuha po tayo ng screwdriver para malaman natin kung sentro na po yung butas. Kailangan po diretso yung butas. Nilagyan na po natin yung pin. Kalimutan nyo lock po ng pin. Ganun din po sa taas. Sundin natin ng screw. Kumagos na po siya. Pwede na po natin ilagay yung pin. Pwede na po natin ilagay ito. Naka-clip, nakasabit na naman po ito. Naka-clip lang. Papantay lang po natin. Upper pin lock. Yan po, okay na. Ganun lang po kadali ang pagkabit ng brake pad. So, may natutunan po kayo sa aming mga video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, supportahan po natin ang Pinoy Auto Vlogger. Yan po. Kakabit na po natin ang gulong. Ayan, mga kapinoy, ito po yung sa likod po ng caliper brake ng Fortuner. Tatanggalin po natin po yung dalawang number 8 kasi po umiikot yung tornilyo, sumasama po siya. Tatanggalin po natin ito. Kailangan kumakulit ng preno para ma-check up kung kailangan palitan o inisin lang po o i-adjust ang handbrake.
adjust ang dito. Kailangan po natin kontrahin. So may 14 ka open pera. So kontrahin po natin number 14. Yan po. Ito po umiikot siya, sumasama. Kung makapal ba po siya, dilinisin lang po natin. Kapal pa po yung brake pad. Kung i-compare nyo po dun sa front brake pad, brakes niya is napakanipis na po, sumasaya dito po, makapal pa kapila. Yan po, pwede lilinisin lang po natin. Kukuha po tayo ng liha. Eh, may liha ka dyan, Toy? Po yung sandpaper, lilihan po natin yung sandpaper. Importante po nalilinis po ito kasi po yung ibabaw po niyan sumisigat sa init, siya po yung nakakasira ng rotor case, kaya importante po nililinisan yung preno po ang pabilaan. Nakakalagot linisin. Kapagpag lang po natin, nalinis na po yun. Ibabalik na po natin siya. Same procedure lang po. Kung paano po natin tinanggal, ganoon din po natin siya ibabalik. Ibabalik na po natin. Ganun lang po siya kadali. Ka-auto. Number 8 po yung tornillo niya. Okay po yung likod. Kakabit po natin yung dulo. Kakabit po natin yung dulo. Final po nito pag naibabahan.